Okay, a very, very blessed Jesus-filled afternoon to each and every one of us. Okay, right now po, tayo po ngayon ay December 26, 2022, katatapos ng birthday ni Lord Jesus Christ. And belated happy birthday pa rin sa Panginoong Jesucristo, the God of Gods, the King of the Universe, the King of Glory. Okay, I'm so concerned right now dahil marami akong nakikita mga post sa FB ganito nakalagay. Picture ni Jesus Christ tapos nakalagay, I died for you. Now, what can you do for me? Yon, isang concern yon. Tapos yung isa naman, napanood ko rin dito sa YouTube, I don't want to name names. No naming names. I thought alam na rin po naman ninyo. Kasi ganito yung mga pastor na iba. Unang-una, pastor ng institutional church. Sabi sa mga members niya, o doon sa mga congregation niya, o doon sa mga nakaupo na nakikinig sa kanya, oh, born again, kayo ay mga Kristiyano na. Anong gagawin nyo para kay Jesus? Ano naman ang gagawin ninyo? Ganyan, ganon. Para magpatotoo sa Panginoon. Ganyan, ganon. So, masama po ba magpatotoo sa Panginoon? Of course, hindi. Ang tatanungin lang natin dito, ano yung motibo? Yung motibo ba ay parang napilitan ka lang? O yung motibo mo ay delighted ka dahil alam mong mahal ka ng Panginoon? Doon po tayo sa pangalawa. Actually, ito po yung shocking truth. Kaya yan ang title natin, shocking truth. Ito po ang shocking truth. Ano bang pinapagawa sa atin ni Jesus? Actually, wala po. Huh? Yes. Ginawa na po natin yung isang requirement. Kaisa-isang requirement ng Panginoon para masave. Tanggapin natin, nung tinanggap natin ang Panginoong Jesucristo. So, tapos na po yon. Now, mali po yung nakalagay na I died for you. Now, what can you do for me? Walang sinabi ang Panginoong Jesus na ganyan. Isa lang ang gustong gawin ni Jesus. Ang mahalin niya tayo. Habang buhay dito at hanggang sa next life. Hanggang i-rapture niya tayo. Gusto niya tayong ibigin. Mahalin. Yun lang. Pero dahil nag-uumabaw yung pasasalamat natin sa mga puso natin, we can't help but to praise Him, to glorify Him, and to say His grace, His wonderful message of grace and love sa bawat tao nakikita natin. Hindi tayo napilitan lang. Actually, sabi ng Bible, we don't need to be motivated by anyone because the Holy Spirit is our teacher. He will lead us into all truth, right? So, hindi po complicated ang Bible. Ang Bible po nag-harmonize sa bawat mga verse. So, hindi po tayo under the law. We are under grace, sabi po ng Galatian. So, it's so impossible for Jesus to say, I've died for you, now what can you do for me? No. Pati kaya yung what would Jesus do? Mali po yun eh. What would Jesus do? Ano ang gagawin ni Jesus? Isa lang pong ginawa niya, namatay po sa krus ng Kalbaryo para bayaran ang kasalanan natin. Okay? Kasi yung what would Jesus do, isa pang libro ito para sabihin, gagayahin natin si Jesus. Actually, hindi po natin dapat gayahin si Jesus. Si Jesus po ay perfect Savior. Ang gagawin lang po natin, tanggapin natin yung alokin ng kaligtasan. Okay? Dahil, pag tinanggap natin yung alokin ng kaligtasan, masesave tayo sa lahat ng mga kasalanan natin, hindi na po tayo pupunta ng impyerno. We are saved once for all time. OSAS. Once saved, always saved. Totoo po yun. Yung mga kumukontra sa OSAS, hindi po ako nakikipag-debate. Mahina po ako sa debate. Umaalis po ako. Ayoko ng discussion regarding the word of the Lord Jesus Christ. Gusto ko po, yung nandito po tayo, nag-uusap-usap tayo, regarding ng pag-ibig ng Panginoong Jesucristo. I'm not good at debating. Ang gagawin ko lang po, sasabihin ko lang po yung aking point, and then hindi ako nakikipagtalo. Ipagpe-pray ko na lang po. Ganun po. And nakakabahala po kasi. Kaya maraming Kristiyano, akala nila mahirap ang buhay Kristiyano. The truth is, madali lang po ang Kristiyano. Madaling masarap. Kasi, alam mong mahal na mahal tayo ng Panginoong Jesucristo. Namatay siya para sa atin. Binayaran lahat ng kasalanan natin. Past, present, future. Ayaw ka pa nun. Pupunta ka ng langit. Hindi ka na pupunta ng impyerno. Oo po, may mga hilahil, kabagabagan dito sa lupa. Mayroon mga pagdadaanan. Yun po ay part ng sanctification.
But it doesn't follow na mahirap ang Christianity. No, it's a wrong perception of the truth about Christianity. Christianity is not a religion in the first place. Christianity is a relationship to the living Savior, the Lord Jesus Christ Himself. Not until you know the truth that Jesus Himself is grace personified, who died for our sins, raised from the dead after 3 days, hindi mo mauunawaan yung kabuuan ng Biblia. Ang kabuuan po ng Biblia ay nakasuma po sa isang talata, John 3.16. Yun na po yun. Actually, if you know John 3.16, alam mo na ang buong Biblia. Oo, hindi ko sinasabing literal na alam mo, pero alam mo na yung konsepto ng buong Bible. If you know John 3.16. The love of God the Father, amen? The love of God the Father, overflowing, kaya ipinadala niya ang God the Son na matay sa cross para sa atin, the Lord Jesus Christ, our Savior, our Lord, our King, no? Our everything. Jesus Christ is our everything. Then, God the Holy Spirit sealed us with the seal of redemption. Kumbaga, pinaka-resibo ng kaligtasan natin. Masarap po maging Kristiyano. Huwag kayong maniniwala na na burden ang Christianity. Take up your cross and follow me. Kanya. No, mali po yun. Si Jesus Christ po nung nandito po sa lupa. You know what? Habang nandito po siya sa lupa noon, under the law po siya. So, tinutupad niya ang law. At ang kanyang audience doon, mga Kristiyano. Ay, mga Hudyo rather. Tayo po, we are saved by grace. Okay? So, paano natin i-apply sa atin yung take up your cross and follow me? Maganda. Ang cross, di ba cross siya? Plus sign. Pag tinake up mo ang cross mo, ano mangyayari? Magiging multiplication, di ba? Magiging X. Ibig sabihin, when you take up your cross and you know Jesus loves you, magmumultiply ang blessing sa'yo. Yun po ang truth doon. Yan ang matagal ng katotohanan gustong takpan ni Satanas sa atin. Ayaw ni Satanas na makita natin yan. Kaya pinapalitan niya ng kasinungalingan. At ang ginagamit ni Satanas, mga Bible verses. Okay? So, malamok po dito sa likod. Marami pong lamok ngayon. Mahangin po kasi. Pero I'd rather make my vlogs here. Tahimik po kasi. Other there, marami pong tao. And dito po, tahimik. And ayun po, may mga revelation sa Bible na ayaw ni Satanas na makita natin. Like this shocking truth. Anong pinapagawa ng Jesus sa atin? Wala. Wala. Gusto lang niyang ibigin tayo. Okay. Itong maganda rito. Walang pinapagawa si Jesus sa atin, pero dahil naramdaman nating mahal na mahal tayo ni Jesus, hindi natin mapigilan na mag-evangelize. Hindi natin mapigilan na mag-vlog. Hindi natin mapigilan ang mag-say o mag-share ng good news sa iba. Amen? Alam mo ang motivation? Kasi mahal tayo ni Jesus Christ. We love Jesus Christ. Okay? And yun. Not until you know the truth about grace, that Jesus, God the Son, became man, became a human being, and died for us, you will never be free. Akala mo lang naglilingkod ka, pero wala. Akala mo lang yon. Maraming di ba? Akala lang nila. Pero ang totoo pong paglilingkod sa Panginoon nyo, ang motivation, yung pagmamahal ng Panginoon mismo na naramdaman natin. Tandaan po ninyo, we love because He first loved us. Meron tayong kakayanan na magmahal, umunawa sa kapwa-tao natin dahil Jesus first loved us. Siya po nauna nagmahal sa atin. Okay? Napaka-urgent po nitong ganitong topic. And sabi ko, I really need to share this kahit maikli lang. 10 minutes lang po. And kung di pa kayo nakasubscribe, pakisubscribe naman po and may notification bell, pakiclick. Dahil napakahalaga po naman ganitong mensahe. Lalo na po ngayon, matatapos na po ang taon ng 2022, which is a very, very good year. Ako sa akin po, very memorable to because September 7, 2022, nag-umpisa po tayo nito. Eh, thank you very much kay Lord Jesus for that. Alam natin na siya po ang nagli-lead sa atin at nakikita po niya kung ano yung future. Yung future, nakikita na po ni Jesus Christ at iniingatan po niya tayo doon. Kung alam niya pangit ang mangyari sa atin, iiwas na tayo. Because the Lord is so good. Sobrang good. Okay?
As always, lagi matandaan, Jesus truly loves us all.